So isa kang masipag na empleyado at araw-araw na nagtitiis sa traffic. Dumating ang araw na napansin mo, nakahipong ka na pala. Hindi mo pa naman gagamitin ang pera, pero nais mo tong isave para sa future mo. Sayang naman kung nakatambay lang ang pera mo. Ang sabi ng katrabaho mo, maganda daw mag-invest sa stock market. Ngunit wala kang alam sa investing, wala kang time mag-monitor sa stocks, at natatakot ka na mabaliwala ang iyong pinaghirapan. Iniisip mo kung meron bang tao na may kaalaman, qualified sa investing na papayag i-manage ang pera mo. Ang sagot diyan ay mutual funds. Ang mutual funds ay binubuo ng pera na galing sa mga small investors na tulad mo. Ang perang ito ay i-handle ng mga experienced at qualified na investors na tinatawag na fund managers. Sila ang bahala mag-manage ng pera mo. I-invest nila ito sa kung saan nila nakikita na lalago. Sa stocks, real estate, mga pautang, at iba pa. Madami at iba-iba ang mutual funds. Ito ay nagdedepende sa kung ano ang goal mo. Merong pang risk taker na mataas ang return on investment, ngunit mataas din ang risk. Merong risk averse na mataas ang safety, ngunit maliit ang return. Meron namang balanced na middle ground ng safety at return. Ang cost ng pagmamanage ng iyong pera ay tinatawag na management fee, kung saan ang fund manager ay kukuha ng porsyento ng iyong pera kada taon. Sa dami ng mutual funds, maaari kang malito. Isa-isip lamang na basahin ang dokumento na ipinresent sa iyo ng mutual fund companies. Basahin mabuti at alamin ang fees at kung anong return ang pwede mong i-expect sa mutual fund na gusto mo. Dahil sa bandang huli, ito ay pera mo pa rin na kailangan mong ingatan. Mutual funds, ipa-invest ang iyong pera sa iba.